Hey guys, it's me, Doc Sami, and welcome to my channel. Today is a very special day kasi sasama namin kayo sa aming adventure going to South Korea. And as usual, sasama ko kayo sa aming airport process from pre-departure, immigration, and arrival. So without further ado, let's get on to the video. Nandito kami ngayon sa NAIA Terminal 3 and ngayon ay mag-check-in na kami. Before mag-check-in, do not forget to pay the Philippine travel tax kasi hinahanap yan sa check-in counter. In our case, nabayaran na namin siya and kasali na siya sa aming ticket, kaya ready-ready na kaming mag-check-in. And after mag-check-in, dumiretso na agad kami sa immigration. Yan na guys, we passed the immigration and dito na kami sa loob. Yes, sobrang dali lang, like nasa 30 minutes lang yung process naman. So hey guys, I am back and right now, nandito na kami sa aming boarding gate. Ayan. So yung flight naman is around 6 PM and right now it's around 1:30 PM. So medyo mahaba pa talaga yung oras naman dito guys. Kasi today surprisingly hindi ganun kadami yung tao and mabilis lang yung process from check-in to immigration. Kaya ayan, relax na kami dito sa boarding gate. So for the check-in process guys, niready lang naman ng aming valid passport, valid visa, and then nakapagbayad na kami ng Philippine travel tax. And also, yung aming round-trip ticket. So now, sa immigration process naman guys, again, super bilis, super smooth lang yung aming process kanina. So yung binigay ko lang ay ang aking passport, valid visa, and yung aking boarding pass. And kanina tinanong ng immigration officer kung sino yung aking kasama, kailan yung balik namin, and anong trabaho ko. And after nyan, diretsyong tatak na, and you're done with the immigration process. Diba? Sobrang dali lang talaga, guys. Imagine, pumila kami kanina ng 12 noon, tapos natapos kami lahat. Kasali na yung x-ray screening na around 12:30 PM. Sobrang bilis lang talaga. And also, do not forget to fill out yung e-travel departure. Kasi hinahanap yan before papasok kayo ng immigration. Yes, chine-check siya guys. So, para hindi kayo matagalan sa labas, mag-ready na kayo ng inyong e-travel QR code departure. So, for the Korea naman guys, ano ba yung mga requirements na hinahanap nila? Actually, wala na guys. As in like, no more. Pero, optional na pwede kayong mag-fill out ng Q-code. Yung Q-code ay quarantine siya, health quarantine siya. And if you fill out mo dun kung ano yung details ng travel mo, saan ka mag-stay, number ng pagstayhan mo, and yung mga, ano ba yung nararamdaman mo, ganun. So, may QR code na lalabas, and then yun na yung ipapakita mo dun sa paglapag mo ng Korea. Pero if wala kayong Q-code na na-ready guys, don't worry kasi meron namang binibigay na paper para i-fill out nyo pagdating nyo doon or even sa aeroplano pa lang before lumapag, nagbibigay na sila ng papel na fill up on nyo. And that's the quarantine. And alam nyo ba na second time na namin mag-travel sa South Korea? Yes. Pumunta kami doon last September 2023 and nababalik kami for spring. And also, kumuha na din kami ng travel insurance which is around 810 pesos via G-Insure. Yes, hindi siya mandatory yung travel insurance. However, recommended siya guys para secure and safe tayo habang nagto-travel, diba? So, balikan ko kayo later guys. Magsisettle muna ako, magpapahinga and kakain kasi bardogula na naman. Later! And when you did the flight, flight number or destiny, kung kailangan, carefully the passenger briefing. Welcome to you to Incheon International Airport. Yes, finally, we made it here in Incheon Airport. And as usual, guys,
immigration process muna tayo, so let's go. Yung ba, medyo malayo yung immigration nila dito. Yes, ang daming lakarin. Finally here again for the second time around here at South Korea. I'm so excited, guys. Let's go. Still walking towards the immigration, and if hindi nyo alam kung saan yung immigration, don't worry, sundan nyo lang yung makasama nyo. Yes, need mo palang sumakay sa train going to the immigration. For the immigration naman, guys, do not forget to fill out the immigration arrival card. Need yan para ibigay sa immigration officer. And we finally made it here, guys. Andito na kami ngayon sa my arrival hall. Ito, guys, andito na tayo sa my arrival hall, and marami tayong agenda. So number one na gagawin natin ay i-claim natin yung ating SIM na nabuksok-luk. Ay, ang daming tao. So hinahanap ko pa, guys, kung saan i-claim kasi sarado dun banda. Ayan. So, eto na yung SIM card. Eto, tahimik na dito banda, guys. Ayan. So, exit A banda dito. So, if gusto mong mag-wait na mag-open yung train, pwede kayo dito, guys. Oh. Ayan, sa may exit A siya. Malapit. So, yung problema ko ngayon ay yung SIM card. Bakit sarado? Walang tao. Close. Yan, guys, oh, sarado. At ito yung malapit sa exit B, KT. Ayan, so close sila. Okay, so hall A to, guys. Close yung hall A. So pupuntan ko na naman ngayon yung hall F. Ayan. Importante talaga may wifi tayo, guys. Time check, it's around 12 midnight na. So, asikasuhin muna natin yung dapat asikasuhin here sa airport. So, pag may nadaanan akong ATM machine, mag-withdraw muna tayo ng pera. So, maraming daming tao ngayon, guys. Marami sa umaga, mas marami sa gabi. Ayan, kasi last time, morning flight kami. Daming tao. Ngayon din, guys, mas marami yung tao actually ngayon. So, if you plan na mag-taxi, pwede naman, marami sa labas. Yung train naman ay closed, so yung last option namin ay mag-bus. So, eto, maraming kumukuha ng bus ticket. Ayan. Eto pala yung self-vending machine for late night bus ticket. Mabilis lang din palang kumuha dito kasi may English na options naman. Need mo lang i-input kung saang destination ka, which is in our case, sa Seoul Station. After mo mapili yung destination mo, next naman ay pipili ka ng time schedule for the bus. After choosing the time schedule, next ay payment na. By the way, ginamit ko dito ay yung aking GCash card, and it costs around 17,000 won per person. And finally, may ticket na kami. Etong ticket na to yung ibibigay nyo sa driver upon boarding sa bus. So nakakuha na ako ng bus ticket naman, guys, going to Seoul Station, and yung time namin is 1 AM. Next naman na gagawin natin ay but close. Ang grabe yung layo na nilakad ko, guys. Exit 12 na ako malapit. Malapit siya sa exit 12. Ayan, papuntang Arex na to. Buti na lang talaga. Ayan, open, guys. Oh, oh, let's go. Ayan. So, alam niyo, yung kulang na lang, guys, ay yung money. Ayan, hanap tayo ng mapag-withdrawan. Ayan, ito. ATM machine. Let's go. Ang gamit ko pala ngayon ay GoTime pa. Pero may backup akong Metrobank debit card ko. So, tatry natin yung GoTime. So, this is the GoTime. Tatry natin. Kulpap pupsugi gochan yabuya I. Insert your card. So ayan, nakapag-withdraw na tayo ng pera.
And again, yung ginamit ko yung GoTime na card ko. So, upon checking, yung 300,000 won ay nasa 12,978 pesos. So, kukompare natin yan, guys. If sakto ba? Tapos na tayong mag-claim ng ating Wi-Fi. Nakakuha na tayo ng bus ticket. And nakapag-withdraw na tayo ng pera. So, ayan. Antayin na lang natin yung time natin for the bus ride. So, we are done here. Ayan. 12:30 a.m. And tapos na tayo sa agenda dito sa airport. Ito, pipila na tayo sa labas for the late night bus. Ito na yung mga late night bus na terminal, guys. Ayan. Kita niyo yung pumipila na yan. Ayan. So, iba't ibang destination yan, guys. Depende sa bus. By the way, if you're going to Seoul Station, bus 6001 yung pipiliin nyo. And may time schedule siya, guys. Kaya, pag hindi nyo nabutan yung bus, aantayin nyo. 1 hour pa yung aantayin nyo for the next bus. If marami yung tao na kumukuha ng ticket sa kiosk sa loob ng airport, don't worry kasi sa labas lang ng gate 6 ay merong available na self-vending machine. And meron pa lang maglalagay ng ating mga maleta sa loob ng bus, kaya don't worry. Finally, boarding na kami sa bus. And alam nyo ba, napaka-spacious and napaka-komportable dito sa loob ng bus. Nasa mahigit isang oras din yung biyahe from airport going to Seoul Station. And if you're asking, wala bang ibang paraan going to Myeongdong? Well, pwede naman kayong mag-taxi. However, mahal na talagang mag-taxi at this moment. Eto, nakarating na kami sa Seoul Station. And don't worry, guys, kasi sa tapat lang yan ay makikita nyo na ang taxi lane. It's around 2 a.m. na, and yes, wala pa talagang bus going to Myeongdong, kaya taxi ang option natin for today. Don't forget na i-ready ang Korean address ng hotel na pagstayhan nyo para magkaintindihan kayo ng taxi driver. And finally, we arrive here sa aming hostel, which is itong Myeongdong 123 Guest House. And yes, that's our bed, and this is our humble room. Kompleto naman, guys, merong TV, merong refrigerator, blower, lahat kompleto na. However, small towels lang ang available nila dito, kaya bring your own towel. Also, most of the Korean guest house or hostels ay walang free toothbrush and toothpaste, kaya bring your own na din. So far, satisfied naman kami sa aming guest house dito sa Myeongdong. So we finally made it sa aming hotel dito sa Myeongdong. And yung name ng aming hotel ay Myeongdong 123 Hostel. O, diba? So tapat lang siya ng hostel na pinagstayhan namin nung last naming punta dito sa South Korea, guys. So nabuko ang aming hotel sa Agoda, which is around 8,300 pesos, good for 3 nights. Ayan. Yung location niya, guys, super good. Malapit lang siya sa Myeongdong Station, exit 3 and 4. Malapit siya sa lahat. Kaya napili namin siya dito. And may elevator siya, guys. And pa-uphill siya. So, if nagko-commute kayo, medyo paangat talaga yung mga hostel dito sa Myeongdong, guys. Well, hindi naman siya problema sa amin. Basta mura. And malapit sa Myeongdong. Go na go kami. And kanina sa aming experience sa late bus night ride. Sa late bus, guys, okay naman siya, guys. Napaka-komportable. And 1 hour din yung biyahe from Incheon Airport going to Seoul Station. And then, yung sa taxi naman from Seoul Station going here, yung nabayaran namin is 10,500 won. And alam nyo, sobrang dali lang din ng kanina, guys. Like, kailangan mo lang ipakita yung address. Naka-Korean address yan. Tapos yung driver na yung bahala. Ayan. So, nairaos naman namin. Dito na kami. Finally. It's around 2:30 a.m. na, guys. Grabe. Haggard na. And sobrang lamig. And sobrang pagoda na. And parang sisipunin na ako. Tingnan yung boses ko, diba? So, magpapahinga na kami. And see you tomorrow for official day one here in South Korea. Damn.